Morning guys, so I'm going to make a video training about how to register new techno user. Bali, tatlong series to. How to transfer load wallet using the online load wallet transfer. Then we're going to register new techno user using the tap command. So online pa rin yan siya. Yung makikita natin sa account ng techno user natin. Okay? So we will solve issues here sa training natin. Una is kung makaka-earn ba yung technopreneur if ever yung techno user is magta-tap without loading the MyTurf products or hindi siya qualified for MyTurf. Okay, yung wala siyang qualifying period. Okay, then we will confirm also that the technopreneur assigned hindi siya makaka-earn ba siya ng SSO if ever hindi siya nag-MyTurf. And yung technopreneur din na under sa kanya yung techno user and nag-MyTurf siya, so we will solve that if ever meron siyang earnings. Okay, so first na gagawin natin is we will register new techno user. Okay, so ito yung techno user, yung front dito nakalagay yung ID number, yung sa likod is yung SAC niya. First step is we will go to loadextreme.ph. Okay. So type lang natin sa loadextreme.ph, then same as sa technopreneur, you click this one, yung no account, click here. So just click it, then basahin mo yung terms of use, click agree, then submit. Okay, after submitting, fill up mo lang yung form. Okay, then yung form na ilalagay mo dito, yung techno user, kung sino yung nag-register na techno user. Okay, so ipapangalan ko lang yan siya under my account. Then, birthday, cellphone number. So, i-register ko dito yung Empower SIM ko na number. Okay, so the ID number from the techno user card 6655, ito na yun siya. 41, then for the SAC it's 240 52 85 792. Okay, then email add. So that's evgheronilia@gmail.com. So that's it. So we will send that. Then ito na yung PIK natin. Okay, so save natin yan siya. Lagay ko yan siya sa paper. Okay. So that's 574638. Okay. Then, so doon na nagtatapos yung registration process ng techno user. Okay, unlike sa technopreneur, meron yan siyang Activate Business Center. Since techno user lang yung i-re-register natin, hanggang dito lang sila na step. Okay, once they receive their PIK, just like the text confirmation, tapos na yung registration nila. Okay, so magla-login tayo to confirm the registration, if successful ba talaga. Okay, for the ID number, so that's 44665566 41. For the PIK, 574638. Okay, so lalagin tayo. So membership terms and conditions, so agree if you have time, read that. Okay. So this is the account of the techno user. Okay, same lang din yan siya sa technopreneur. Okay. So before I proceed for the online guide how to transfer load wallet, I will show you also how to change your PIK. Okay, just click this one. Change PIK, then yung fill up nyo lang natin itong form 574638.
3, 8. So same lang din process nito if ever technopreneur ka, you want to change the PIK. Punta ka lang dito din mag-change ng PIK dito sa Load Extreme na website. Okay, for my new PIK. So ito na, ito type ko na 'yan siya. Okay. Ayun, so update lang natin. Okay, so successful na yung pag-update natin sa ating account. Okay? Kung ikaw ay isang technopreneur, we will check your account kung nalagay na siya sa ating as techno user. Okay? So ito yung assigned technopreneur account na ni-register natin a while ago. Okay? So 35329 356541. Okay, so login tayo. We will check if andito na ba siya sa list of techno users natin. Okay, so ayun, andito na. So, nakalist yan siya. If ever nabenta mo yung lahat ng techno user mo, iyon sila ay mag-a-appear lahat dito sa list of techno users. Okay? Then, ayun. So, that's it. Successful yung registration natin sa techno user natin. Okay? By the way, if you want to monitor the sales of your techno users, punta ka lang dito sa dito sa list techno user. Okay, after that ayun. So ang gawin mo lang is click mo lang tong sales. Okay? Then after clicking that sales, lahat ng transactions ng iyong techno user, you can monitor that. If meron pa siyang load wallet, ano yung mga transactions niya, mga ganun. So, you can monitor it. Okay? If ever magka problema, pwede mo yan siya tignan dito. Okay? No need to get their ID number and their PIK. So, pwede mo yan siya ma-monitor dito. Okay? So, next step na gawin natin is to transfer the load wallet. So, to do that, just click this load wallet transfer. Okay. After loading the form, is fill up lang yung ID number dito, yung ID number na merong load wallet. Okay? Yung ta-transferan natin ngayon is yung techno user, yung kaka register lang. So I will transfer 600 pesos sa account ng techno user card ko. Okay, so that's 4466556 6 6 6 4 4 6 6 5 5 6 6 4 1. Okay, then the techno user cell number, so yung Empower SIM ko 2949193 5990. Then no need itong email na to, is no need na to yan siya i-fill up. Okay? So, it's optional. Okay? So, transfer lang tayo. Ayun. So, na-transfer na yung load wallet. So, we will check it. Okay? So, 4466 5 5 6 6 4 1. So actually na-receive ko na. Ayun. So ayun, so meron akong load wallet na 600. So check lang rin natin dito sa ano natin, sa account natin. Okay, so mache-check natin yan dito sa list transaction.
So, ito na yan. So, 600. Meron na tayong 600 na load wallet. Okay? So, next step is... What's the next step? So, we will register TAP. Okay? Paano yan siya gawin? So, to do that, you need to log in sa account mo. Remember, yung mga yung technopreneur, wala yan silang capability to register techno user. Ang gawin lang nila is to sell their techno user cards. After that is hindi na sila makakabenta or hindi na sila makaka-register an additional techno users. Kaya ang suggestion ko sa mga technopreneurs under the V-Mobile Orion is to register one techno user cards under their name. Bakit? Para kung maubos na yung techno user cards nila, pwede pa silang mag-tap. So, additional 10 techno users na naman yan siya. Kasi nga, the maximum number of matatap ng techno user is only 10. Okay? So, that's 20 plus 10. So, meron ka ng 30 techno users. Okay? So, if you want na naman na mag-register na naman ulit, so, tap mo na naman yung sarili mo. Ganun lang yung process natin. Okay? So, to tap, login ka sa account mo for one, then yung account, so if you want to tap, punta ka lang dito sa may bottom part ng page mo, then hanapin mo yung ensure, ayun, My Turf or RAP Registration. So, click mo lang yan siya. Okay? After clicking that, maglo-load yung form. So, lagay mo yung ID number ng techno user 446655-6641. Then, the PIK, yung full name nang i-re-register mo. So, let's say, ang i-re-register ko na account is for my assuming, for my wife, si Christine May Heronilla. Okay, so cellphone number, so 917. So, ito lang yung na number. Then, birth date. Ano natin? Yung Empower SIM ko pa rin. Kasi ginagamit ng misis ko yung phone, other phone ko. 49. Okay. Birth date. So, 09. 5. 16. 1987. So, address 851 Pusal Ali, San Pedro, Extension, Davao City. Ayun, so telco is smart. Email ad. So, sa akin pa rin. So, that's it. So, ang i-sure lang natin dito is yung name kasi below that we can edit naman dyan, sa account ng Christine May Heronilla. Ayun. So, register. By the way, hindi pa to siya nakatap. Okay? I mean, hindi pa to siya naka-MyTurf kasi kaka-register lang natin. So, gawin natin is we will tap. Okay? Ayun. So, meron akong load wallet na 600. Then, after tap, ang remaining natin is 350. In short, yung kaltas ng RAP is only 250 pesos, okay? Ayun, so meron na dumating ang bilis. So, andito na. So, binigay na sa akin yung PIK. Okay, then we will check also the transaction. Ano yung nakalagay dito? Okay, so to check,
pa, hindi pa siya nag-load. So we will check it later. So change natin yung PIK. Okay, for faster ano. Okay, so change ko lang yung PIK. 2, 3, 4. Okay. Yan, correct PIK. Ah, okay. So, mali pala. So, back tayo. Ang gawin pala natin is login tayo sa account nung bagong Tekno user na ni-register ko. Okay? So, according sa text na na-receive ko here is yung ID number ko. Your ID number ng misis ko, which is yung tinap ko, is 6 4 7 3 9 1 2 7 95. Okay, so the PIK is 6 8 2 5 3 4. Okay, ayun. So wait lang natin. So ayun, successful yung ano natin, yung registration. Then so you have time, basahin mo lang yung terms of use. Ayun, so okay na. So after that, change natin yung PIK. Always after registration, you always change your PIK para madali nyong hindi nyo makalimutan. Okay, so yan lang din yung ginagawa ko. So according dito sa text, meron akong load wallet na 50. Kaya yung babayaran sana ni Mrs. if ever regular yun siya nag-ano, or yung endorse ko talaga yun siya, is 300 pesos. Kasi nga, 250 for the registration plus 50 pesos na load wallet. That's why 300 pesos yung ibibigay niya sa akin. Kaya yung direct endorsement fee ng kapag nag-top yung Tekno user natin is 50 pesos. Okay? 250 na bawa sa load wallet, meron siya. 300 yung binigay ng bagong member ng V-Mobile. So, meron siyang 50 pesos na income as direct endorsement fee. Okay? So, log out tayo sa account na nito. Then, we will check, okay, the account of the technopreneur assigned for that. Okay? So, that's 5 3 2 9 3 5 6 5 4 1. Okay? So, login tayo. After natin siya mag-login is we will check the list of Tekno users. Amazing masyado tong tap kasi lahat ng itatap ng Tekno user mo or yung binentahan mo ng Tekno user is mag-a-add yan siya just like this. Okay? So, mag-a-add yan siya. Meaning, if ever you have created networks of load consumers, let's say yung mga 20 na Tekno user mo is nag-top sila ng tinagtatatlo. So for the second level pa lang, so 3 times 20, that's already 60. In short, meron ka ng 60 agad dito na Tekno user and you will earn GRO from them. Okay, take note ha. So lahat ng tinap ng mga Tekno user mo, meron ka ding GRO sa kanila. Kasi nga, na-list yan sila as your assigned Tekno user. Okay? So, klaro yan siya, ha? So, now, we will check if nag-earn ba ng SSO. Okay? So, to do that, we will go sa MyTurf page. Para makapunta ka sa MyTurf page is yung gateway natin is to log in sa account natin dito sa
my LX. Okay? Itong ilalagin ko, ito yung assign na Technopreneur. T56541. Okay? Ito na Technopreneur is hindi to siya nag-load ng MyTurf. So, based sa ano natin, training natin, hindi to siya makaka-earn ng SSO. Okay? So, pag andito ka na sa ano mo, sa page mo, is ano mo yung MyTurf. Okay? Itong MyTurf na link. Click mo lang yan siya, then you will redirect ka na sa MyTurf page mo. So, pag first mo punta sa MyTurf page mo, you need to agree dito sa terms of use. Okay, if you have time, just read this again. Okay? So, ito rin, ano, EDA. So, agree mo lang yan siya. Ayun, so this is my MyTurf. So basically my MyTurf qualification period is 0 yan siya. Kasi nga hindi ako nag MyTurf. Okay? So to earn from SSO, kailangan mo i-check dito sa list MyTurf transaction. Okay? So boom, yun. So as expected, wala kang earning. Kasi nga hindi ka nag MyTurf. Okay, simple as that. Okay? So, I have account na nag-MyTurf. Okay? So, na nag-MyTurf. So, let's see if naka-earn ako. Okay? So, yun pa rin, MyTurf page. Ito na account is naka- MyTurf na to siya. Okay? This is my main account. Yung main account namin is nakapangalan sa misis ko. Okay? So, click pa rin natin yung list MyTurf transaction. Tingnan natin if naka-earn tayo. Ayun. So, nag-earn ng SSO. Okay? So, yung earn from this one, so 6473 yun. So ito, pwede mo yan siya ma-trace using the genealogy kung sino naka-earn. Okay, so punta ka lang sa genealogy mo kung saan mo to siya na-earn, so you can paste it. Then ayun, so Christine Mejeronia, which is yung tinap ko bago lang. So, that solved the problem ngayon. So, in short, you can still earn SSO from your techno user kahit hindi sila nag-MyTurf. Kasi nga, yung niregister natin na techno user, yung nag-tap, diba, hindi ka man yun siya niloada ng MyTurf na products. So, even hindi sila nag-load ng MyTurf products, makaka-earn pa rin yung technopreneur na qualified for SSO, which is 8 level diff. Okay, so that's it. So ayun. So I think that yun na yung cover natin sa training ngayon. Hope meron kayong natutunan. Okay? Then if you have more questions, clarifications, and if you want more trainings, video trainings, just like my page, punta lang kayo sa www.facebook.com/evgheronilia. Okay? Then don't forget to like my page, okay? Then you can send me message or you can post in my wall for questions and clarifications about the MyTurf, about your techno user, how to register, about technicalities, how to run the business, and I'm glad to help you guys. Okay, so that's it. Thank you for watching, and good morning.